Hi mga ka-farm, delikado ang lagay ni Miss Market. Red siya nung Friday and pababa na naman ang galaw niya. Tingnan natin sa video na ito ang mga pwede niyang igalaw next week. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin niyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura niya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. Na-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin nilalagay sa isang spreadsheet ang mga na-screen nating stocks. So check muna natin ang ating market. Ranging pa din siya. Pero nagdedelikado ang kanyang lagay. So makikita natin dito mga last few candles niya, yung last week halos pababa yung galaw niya. So binabantayan natin dito guys itong area na to, bandang 63.26. Tingnan natin kung gagawa siya ng double bottom dyan and magbabounce pataas na uli, or ang worst case scenario lulusot siya dyan and hihintayin natin siya dito sa area na to, 62.01. Kapag ganyan guys, confirm pa din na downtrend si Miss Market, pababa pa din siya. Wala pa tayo dun sa kanyang accumulation stage kung sakasakali. Nandun pa din tayo sa markdown stage niya. Pababa yung market natin. Pag ganito, mas konti yung magiging opportunity natin na mga matatrade nating stocks dito sa ating market. So, tingnan natin next week or tomorrow kung anong gagawin niya. Kung magdo-double bottom siya dito and then nag-bounce dyan, yun, medyo maganda yun guys. Huwag nyo lang itong mabasag itong area na to. Pag bumaba siya dyan, yun, confirmation nyo na pababa pa din siya kasi panibagong lower low yun. Then another lower low. Pag downtrend yung ating market, yung mga implication nyan, mas konti yung pwede nating i-trade sa ating setup. Pag ganyan pababa, ang mga pwede nyo i-trade yan, yung mga bounces and yung mga outliers, kung magkakaroon tayo ng mga outliers na stocks. Yun yung pwede natin gawin ngayon, kung pababa si Miss Market, maghahanap tayo ng mga outliers, yung mga hindi sumasabay sa pagbaba niya. Kagaya ni B, si B. Kung titignan natin si B, pwede natin compare si B. Tanggalin natin yung mga MAs para mas makita natin. So may kita natin si B, pababa yung market natin, tumataas yung price niya. So ito yung isa sa mga outliers natin, si B. So ito yung mga dapat nating hanapin. Okay. Hanap pa tayong iba. Tingnan nga natin si 80, compare natin sa 80, kung ano nang nangyari kay 80. So kung titignan natin si 80, bababa yung ating market dito sa area na to pero tumataas siya. Tingnan natin, baka isang outlier na din natin to sa 80. Ito, ito pababa yung market natin dito, tumabay siya, pero hanggang pababa pa din yung market natin, tumataas na to. Tingnan natin yung mga, hanap tayong mga outliers guys. So yan yung ating index. Doon na tayo sa ating, so paano natin titrade ito guys? Hanap tayo mga bounces and then hanap tayo mga outliers. Pwede nyo sabayan itong ano eh, galaw na ito eh. Ang ginagawa ko dito, buray naman natin lahat. Pwede nyo sabayan itong range na ito. So makikita nyo, nag-range si Miss Market dito.
hanggang dito. Paano gagawin natin? Pag nag-green siya dito, pwede kayong bumili. Hanap kayo ng mga stock na pwedeng bilhin. Yung mga outliers natin, yung mga bounce. Pag nag-green siya dyan, pwede tayong bumili. And then hintayin uli natin. Pag tumamaan na siya dyan or nagpakita ng weakness, kung gagawin niya itong resistance, itong area na to, pag nag-red dyan, pwede na kayo magbenta uli or mag-trim ng inyong position. Tapos tingnan nyo uli kung inang bar yung red. Usually sa akin sa unang bar, kunyari ito, nag-trim na ako dyan. Pangalawang bar, bibenta na ako. Ngayon, dalawa lang yung natitira sa akin. Kasi ito, ready to cut na din kayo. Kung babagsak pa din si Miss Market dito sa kanyang low na to. Pag bumagsak siya dyan, mas maganda wala muna kayong hawak. Okay? Yung ating index. Doon na tayo sa ating breakouts nung Friday si GSMI at si Now. Check natin si GSMI. Ito pa rin yung dati nating plan kay GSMI. Hindi natin na-save yung plan natin ng Friday, pero hindi natin gawin uli. GSMI, hindi na natin siya ginawa ng box. Kasi momentum play to. Noong Thursday, nag-gold siya dun sa resistance na to. And then, noong Friday, ayun yung breakout area natin. Ang breakout area natin, 57.00. Bibili tayo after niya mag-breakout. 57. So, buy 10 siya. 57.10. Possible TP natin. Dito natin kinuha. Possible gain. 8.96%. Possible TP. Cutloss natin kay GSMI. Natin sa ating calculator GSMI. O 57.05 pala yung ano natin, guys. Cut loss natin 57.30. Cut loss natin 57.30. Four percent cut loss. And maliit lang naman yung ginalaw ni GSMI nung Friday, kaya i-retain natin tong 4% cut loss natin or kung bumalik siya dito sa ating breakout level. So dito, kung bababa uli yung price na dyan, pwede na kayo mag-cut. Volume yan nung Friday, above average, RSI niya nasa 81. Maganda ginagalaw ni GSMI. Medyo mabagal nga lang. Pero maka naman umabot siya dito sa ating TP area. Okay, yan si GSMI. Next natin. Si Now. Si Now naman, reversal. Ito yung plan natin kay Now. Maliit lang din yung ginalaw ni Now pero nag-breakout naman siya dun sa ating resistance. Breakout level natin dito 2.87. Bibili tayo after niya mag-breakout 2.88. So yung price niya ngayon nasa 2.89. Possible TP natin. Saan natin nakuha? So dito.
3.14 possible gain 9.47%. Cut-loss natin 4%, kinuha natin dun sa ating trade plan calculator 2.79. Volume niya nung Friday below average, RSI niya nasa 53. So itong mga reversal medyo mabagal gumalaw to kasi madami silang pagdadaanan na resistance. So itong madami pa, pero tingnan natin, baka mag-reverse na naman to si Now. And then kung magbe-breakout ulit siya dito sa MA50, pwede tayong magdagdag sa breakout sa MA. Okay, yan yung plan natin kay Now. Doon na tayo sa ating top 5 picks para bukas, Monday, April 26, 2021. Si B7, CLI, Cole, tsaka si Ever. Check natin si B. So si B, isa sa ating mga outlier. Actually, nabenta ko na to si B dito sa candle na to, itong red candle na to. Kasi medyo hindi ko gusto yung galaw ni Miss Market. Pero gumagawa siya ng support. Hindi siya nag-green nung Friday, pero gain siya nung Friday. 0.96%. So, ibig sabihin, tumaas pa siya nung Friday. Pwede natin gawa ng bagong plan to si B. Pwede natin siyang gawa ng box dito. Breakout level natin. 0.1080. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.1090. So guys, ang isang secret kung mag-trade ka ng bear market, hanapin mo yung mga outlier. And then doon ka na lang mag-focus. Kailangan lang matimingan mo lang din yung index tsaka ito. Itong mga outliers. So kung pag gumagalaw na maganda si index, pwede kang bumili ng outlier. Or pwede ka din magbili ng dip neto dito sa support. Or dito sa breakout, pwede din. Dito sa ginagawa natin. Tapos dito ng possible TP area niya. Kuhain natin tong ilalim ng candles na to. So dito guys, then resistance siya dito sa area na to. Possible TP natin dito. Seven point thirty five percent. Possible TP natin 0.1160. Guys, pwede pa kayong manap na ibang possible TP ah, kasi ito medyo madami na siyang resistance na dadaanan eh. Ito pwede din to, ang area na to, and then nag support naman siya dito. Then ito din, ito medyo malakas. So, kung kita nyo madaming reaction dyan. So yan yung mga pwede natin TP. Cut loss natin kay B. Kung 10.90 tayo bibili. 0.1090. 0.1056. 0.1050. Siguro ito ng ating current price. 4% cut loss. Below average yan ng Friday. RSI niya nasa 66. So itong si B, nagre-resist yung kanyang yung level 17 ng RSI niya, nagre-resist. Kaya tingnan natin to. Siguro kung magbe-breakout dito sa 70 ng RSI niya, baka magdire-diretso na to si B. Ito, nagre-resist pa yung level 17 ng RSI niya. Yan yung ating plan kay B. Next natin,
Si Seven, bagong salta. And beware lang dito kay Seven kasi illiquid pa siya. Konti pa lang yung nag-trade. Pero meron na siya mga indication na gumaganda yung chart niya. Example ito, nagko-cross yung MA20 above MA50. And itong magsisayis na siya dito sa MA100. So ito, two strike. Pwede siyang, pag lumusot siya dyan, baka magdire-diretso na to. Yung two strike natin, siya yung ano eh, first strong indicator na magre-reverse na stock. Okay. Ito yung ating box. Huwag natin siya ng box. Yan na yung breakout level niya. Makikita nyo, ilang best tinest dito, pero bumagsak. Tapos ngayon, tinetest niya na naman yan. Tingnan natin kung magbe-breakout na dyan. Buy natin. So, 1.05. Buy 10 uli siya. Buy. 105. 0.10. Possible TP natin. Check muna natin itong mga ilalim ng candles dito. So, ilang reaction yan. $115.90. Possible TP natin. 9.97%. TP 115.90. Cut loss natin kay 7. 105.10 tayo bibili. 105.10. 4% cut loss, 101.8. So, liquid pa nga to guys si 7, pero yung volume niya may pag-spike nung Friday. RSI niya nasa 65 na. Tingnan natin kung mag-breakout siya dito. So, yung mga titingnan natin, magkocross to and mag-breakout siya dito sa MA100 niya, which is yung short strike natin. Next natin, CLI. CLI bumalik lang. So, gumalaw yata ito ng Friday, pero hindi nagtuloy. Maliit lang ginalaw niya, 0.17%. Ito yung plan natin kay CLI. Breakout level niya, 6.22. Bibili tayo after niya mag-breakout, 6.23. Possible TP, 9.94. Ito natin nakuha yan. So, medyo malayo guys. All-time high pala ito sa CLI. Kaya itong 9.94 natin, ito yung 10% niya from the breakout level. Kinuha natin yan sa ating trade plan calculator. Yung cut loss din natin, trade plan calculator, tingnan natin kung nandun pa siya. CLI. So, hindi natin nakita dito guys. Magawin na lang natin to. CLI. Buy tayo, 6.23. Ito yung 10% niya, 6.94. Mali pa rin lagay natin guys. Ayan, 10% niya. Cut loss natin, 6.02. So magandang meron kayong trade plan calculator. Guys, meron tayong video na ito ha, trade plan calculator. Hanapin nyo lang doon sa ating tutorial playlist. 6.04. So ayan.
volume natin ng Friday below average, RSI niya nasa 61. And guys pala, pag ganito yung galaw ni Miss Market, kahit na makuha ng stock yung ating mga criteria, yun lahat, yung RSI is above 70, breakout sa Darbus box, and mataas yung volume, small allocation pa din tayo pag ganito yung galaw ni Miss Market. 50% or 25% yung regular allocation natin. Okay, yan si CLI. Next natin, si Cool. Bago lang din. Tingnan natin yung volume ni Cool. Meron siya mga buyer, tapos maganda din yung galaw niya nung Friday. So si Cool, tingnan natin kung all-time high na siya. Malayo pa yung kanyang hahabulin para mag all-time high. Gawa natin ng boxy cool. Body to body. Breakout level natin. 0.3650. Sabay tayo. 0.37. Maba 3650. Tama, 37. Possible TP natin. Kuhain natin dito, guys. Ang dami siyang reaction dito sa area na to. Possible gain. .31% possible TP. $4,000. Atos natin kay Cole. $3,700 tayo bibili. $0.3585. Cut loss natin. %4 cut loss. Yun nga guys, may volume siya ng Friday. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan. RSI niya nasa 61. Next natin. And last. Si Ever. So si Ever, gumawa na siya ng base dito, pero medyo maikli pa lang naman. Gusto natin yung medyo mahaba na base, pero ito meron naman siya. Kahit na 4 days lang, 5 days na base. Breakout level natin dito, 0.1340, bibili tayo, 0.1350. Possible TP natin. Kuhain natin dito sa taas na to. Possible gain. 12%. Guys, titingin nyo din dito. Meron siyang tinamaan dito na medyo malakas na resistance sa area na to. Possible TP natin. $0.1510. Cut loss natin dito kay Ever. $1,350 tayo bibili. $0.1310. 4% cut loss.
volume niya ng Friday, below average. RSI niya nasa 60. So, bantay-bantayan lang natin to, guys. And guys, paalala uli sa ganitong kind of market. Kung pwede tayong umiwas mag-trade, mas maganda. Pwede tayong mag-virtual naman. Kung gusto niya pwede mag-trade or trade at a small allocation lang. 25%, 50%. Nung regular allocation niya, hindi port ah. Nung regular allocation na inilalagay sa isang stock. And, yun. Ingat-ingat tayo, guys. Check natin kung anong gagalaw ni index bukas. Kung mababasag niya ba yung kanyang support ngayon. Okay? Yan yung ating top 5 picks para bukas, Monday, April 26. Quote na tayo. The best way to predict the future is to create it. Nasa sa atin yan, guys. Paano natin imomold yung ating future? Depende sa sipag natin yan, sa pag-aaral. So, paano ba magsipag dito sa ating trading? Siyempre, in charting, backtesting, forward testing. So, sipag lang, guys. And, huwag tayong susuko dito sa ating stock trading. Magagamay nyo din to. So, ayan. Let's create our future. Konting focus, guys. And, huwag masyado magmadali sa pagkita. Kailangan system muna. Create muna tayo ng system ng ating program kung paano tayo mag-trade. And, huwag tayong susuko. Okay, guys. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel. Like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na nilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa ating bukas and God bless.